magandang araw sa inyong lahat and welcome sa ating video ngayon at pag-aaralan natin yun about paano nga ba magkaroon ng mas maraming prospects and sales sa Facebook. Si Dis Arman once again, some online entrepreneur author giving you the best tips and tips on online marketing. And before we start, please subscribe to my channel para ma-notify ka every time na meron tayong bagong video na ilalabas sa YouTube. Right? So, tanong ko lang, hanggang ngayon ba ay araw-araw ka pa rin nag-post sa Facebook pero wala ka pa rin makuha sa prospect and sales? Naranasan mo na ba yan? Okay? Let me know nga by commenting below kung nararanasan mo na niyan. Kasi ako dati nararanasan ko na niyan. And possible sa lahat or most ng mga Facebook marketers ay nararanasan nila. Yung tipong meron silang magandang product, magandang company, magandang comp plan. Pero kahit araw-araw sila nagpo-post, kahit ilang oras sila nasa Facebook, sa harapan ng Facebook mag-post about sa kanilang offer, ay hirap pa rin sila magkaroon ng prospect and sales. Ay kung nararanasan mo yan, watch this video until the end. Dahil yung video na to will teach you how to maximize the potential of Facebook to get more profit and sales in your business. Kaya kung mayroong ball pin at papel na nasa tabi mo yon, isulat mo yung matututunan mo sa video na to dahil it can change your business and it can give you more results sa panonood lang ng video na ito. Kung ready ka na, simulan na natin. In Facebook, there are two types of strategy. Okay, meron pong dalawang strategy na pwede natin pilian. Unang-una po, yung free strategy. Yung tinatawag na free strategy, ay yun po yung wala kang ilalabas na pera. Nasa pangalan pa lang, it's a free strategy. Pangalawa, yung tinatawag na pay strategy. Yun naman po is meron kang ilalabas na pera, yung tinatawag natin Facebook ads. Okay, kung naranasan mo na yan, okay, comment niya sa baba kung anong mga experience mo na ginamit mo sa Facebook ads, kung naging maganda ba ang resulta. Okay, so, post and call tayo sa dalawang klase ng strategy. Free strategy, pro. Okay, so, free strategy, sabi ko nga kanina, hindi mo kinakailangan maglabas ng pera to market your offer. Kasi free strategy nga. Makakaroon ka ng mga prospects and you get sales gamit lang yung free strategy sa Facebook. Yung isa sa mga strategy na pwede mong gamitin. And ang problema nga lang po is if you use free strategy sa Facebook, you need to take a lot of effort to study the effective post to create. Okay, so kailangan ka rin mo mag-study ng mga effective at engageable na mga posts para maraming makita. Okay, para magkaroon ka ng profit at mas makita ito ng mga prospect mo yung mga posts na ginagawa. Kasi yung Facebook world, okay, hindi lang po ikaw yung nagma-market ng same offer. Okay, marami pong nagma-market ng ibang tao na parehas ng offer mo. Kaya kailangan mo mag-isip ng mga effective posts at mga engageable posts para ikaw yung nakikita nila. Okay? And kailangan rin po mag-study ka ng Facebook algorithm to get more engagement. So, ano po yung Facebook algorithm? Facebook algorithm mo is para sa mga rules kapag nagpo-post kung paano pinapakita sa mga audience. Kailangan mong pag-aralan yan para alam mo kung anong oras yung mas maraming nag-i-engage. Alam mo kung anong post na mas nag-i-engage. Right? So, kailangan mo pag-aralan yan. So, madami kang time at effort para nagagawin pag gamitin mo yung pay strategy. Now, let's go to pay strategy. So, pay strategy, yung post ko dito, Facebook will do the job of searching for a ideal person who will buy your product. So, kapag ginamit mo sa pay strategy or Facebook ads, hindi mo kinakailangan mag-aral ng mga algorithm na yan, hindi mo kinakailangan mag-aral ng mga effective posts na yan, anong oras ka dapat mag-post, etc.
Dahil sa Facebook na po yung bahala maghanap ng ideal people or person para nabibili ng product mo. Pag alam mo lang kung sino yung target market mo, no? Kailangan lang kasi, kailangan mo alam mo kung sino yung target market mo. And that kung po is pag ginamit mo si paid strategy, syempre, kasi paid yan, may lalabas ka na pera para ma-market yung offer mo. Now, anong strategy yung gagamitin mo yun? Ngayon, alam mo may dalawang strategy. Gagamitin mo ba si paid strategy o paid? Okay? Let me know sa baba. Comment kayo sa baba kung ano nga ba yung strategy na gagamitin mo. Here's the truth. In order to maximize the full potential of Facebook, you need to use the paid strategy. Okay? Para magamit po natin ng mas magamit natin yung full potential ng Facebook, kailangan gamitin natin yung paid strategy. Okay? So, magbaka nagkakagulo na kayo. Bakit? Bakit kailangan magamit yung paid strategy kung pwede yung free strategy naman? Okay? Wala naman pong bawal gumamit yung free strategy. Pero, if you want to get more potential prospects and get more sales, kailangan gamitin natin yung paid strategy. Okay? That's why. May na-experience mo na ba ito? Meron kang cellphone sa Android o sabihin natin iPhone. Nag-install ka ng isang app sa iyong phone. Wala kang binayarang pag-install nun. Pero noong time na gagamitin mo na ay may mga ilang features ang app na nakalock. At para ma-unlock mo ito, you need to pay to get the full version of the app. Experience mo na ba yan? Yung mga camera app, sa may mga filter, yung ibang filter hindi mo magagamit kasi kailangan mo i-unlock, kailangan bayaran mo yung full version, yung mga creator ng mga movie creator na app, kailangan mo gamitin yung full version para ma-unlock mo ilang features na na-experience mo na yan. Okay? Kung na-experience mo na ba yan, alam mo ba na parang ganito rin sa Facebook? Okay? You need to pay to unlock the full potential of Facebook. Wala pong problema gamitin natin sa free strategy, pwede niyang gamitin. Pero kung gusto mo ma-unlock the full potential of Facebook, kailangan po gamitin natin yung paid strategy. You need to pay. Kaya ganyan po kasi nabubuhay sa Facebook. Okay? Kailangan bayad. Now, are you ready to use the full potential of Facebook? Ready ka na ba? Gamitin yung full potential of Facebook? Kung yes, start using Facebook ads now or paid strategy. Okay? So, bago tayo mag-support yung video na to, simulan mo, mangako ka na simulan mo gamitin si Facebook ads at pag-aaralan mo kung paano gamitin si Facebook ads sa business para magkaroon ka ng mas maraming profit at maraming sales. Now, question of the day. Ano ba ang gusto mong strategy? Ano ba mas gusto mong strategy na nalaman mo yung dalawang klaseng strategy? Free ba or paid? So, let me know sa baba para malaman ko kung ano yung mas pabor sa karamihan ng mga Facebook marketer, ano yung mas gusto nilang strategy. Free ba or paid? Right? So, if you want to learn more about Facebook strategy, you can get my bonus training materials on the description below. Meron mga free training dyan, free ebook na makakatulong sa'yo para magkaroon ng knowledge pa about Facebook marketing. And by the way, this is Amos once again. And thank you for watching. Okay, dude?